Dating Quezon City Councilor at komedyante na si Roderick Paulate, makukulong ng 62 taon. Pero bago pong ating balita, huwag pong kakalimutan mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi po kayo updated sa ating mga balita. Guilty nga naging hatol ng Sandigan Bayan kay ex-councilor ng Quezon City 2nd District Roderick Paulate kaunay ng kasong graft at falsification of public documents sa pagkakaroon nito ng 30 ghost employees noong 2010. Sa naging desisyon nga ng 7th Division ng Anti-Graft Court, pinatawan si Roderick Paulate ng hanggang 8 taong pagkakapiit sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3019, at 6 taong pagkakakulong naman sa Falsification of Public Documents, 9 counts. At sa kabuuan, aabot ng 62 taon ang itatagal ni Roderick Paulate sa kulungan. At ayon sa ulat, bukod kay Paulate, kasama rin niyang pinatawan ng pagkakakulong ang liaison officer nito na si Vicente Bejamundo na nagsilbering driver nito. Bukod sa hatol, pinabawalan na rin ng korte na magtrabaho sa gobyerno si Roderick Paulate. Matatandaan, noong March 2019, umabot sa 90 days ang ipinataw na suspension ng korte laban kay Roderick Paulate habang dinidinig ang kaso nito. Sa record ng kaso, inakusahan si Roderick Paulate na nagbulsa ng 1.1 million na sinasabing sweldo ng 30 ghost employees nito mula Hulyo hanggang November 2010. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag mong kalimutan mag-subscribe para sa iba pang showbiz updates. Kita-kita po tayo sa aking next video. Thank you!